Hi guys, welcome to our second vlog. So, pag-uusapan natin ngayon is about how to become a responsible dog breeder. So, ngayon, magbibigay ako sa inyo ng mga tips and advice. Simulan na natin dun sa first tip. First is evaluate yourself. Bakit? Kasi hindi kasi biro maging isang breeder. So kailangan evaluate mo muna yung sarili mo kung gusto mo talagang gawin yung bagay na to. Oo, may pera. Pero hindi ka yayaman dito ng ganun kabilis or biglang yaman. Hindi. Kailangan mo muna i-establish yung name mo bago ka makilala dito. Even the line, hindi lang yung name. So una, evaluate mo muna yung sarili mo. Ask mo muna kung anong purpose mo. Kung bakit gusto mo mag-breed. Una, dapat may passion ka. So kung may passion ka sa mga dogs, gusto mong paramihin, gusto mong magkaroon ng maraming dogs, or parang you can't live without them. Tapos, hindi ka nang didiri sa mga ihi, tae, excuse me ha. Tapos, hindi mahina yung loob mo. Kasi magle-let go ka dito. So, once na hindi naman pwedeng lahat ng puppy, alagaan mo, kikip mo. So, kailangan, matatag din yung puso mo. Kasi, minsan mamamatayan ka. Either puppy or adult, di ba? Yun yung mga mahirap pagdaanan. Hindi kagaya ng mga ibang business dyan na ang iniisip lang is yung pera, yung bagay. Dito kasi may buhay tayong hawak. So, pag-iisipan mong mabuti 100 times as your magtanong-tanong ka sa mga breeder. Yun, kailangan para ma-evaluate mo yung sarili mo. So, kung may alaga kang aso ngayon, pag-isipan mo mabuti. Kung kaya, kung sa isang tub pa lang, hirap ka na. Diba? More pa dun sa magbibreed ka. Tapos, daming mong iisipin kasi dyan. Kaya kailangan mo i-evaluate yung sarili mo. Bago ka pumasok sa isang business, lahat naman kailangan mong aralin. So, yun. Is establish your goal. So, ano ba yung kunyari, nakapag-decide ka na magbi-breed ka. So, ngayon, ano yung goal mo? First is isipin mo yung purpose mo. Kasi meron dyan na una-una, kaya ka nagbi-breed. Isipin mo for improvement. Yun yung number one. Pangalawa, bakit mo ginagawa? After ng improvement, para saan? Diba? Kung gusto mo bang preserve yung breed kasi extinct na, walang masyadong breed dito sa bansa, sa country natin, dahil kaya gusto mo mag-breed, or gusto mo mag-breed kasi gusto mong kagaya ng canine, nag-breed si Sir Manalo for specific function or duty or service ng dogs, kaya siya nag-breed. Meron namang iba nag-breed para mag-excel sa dog shows. So, yun. Meron namang iba nagbi-breed as pet lang. As companionship lang. So, yun. Hanapin mo kung saan ka dun. Para pag alam mo na yung goal mo, at least makakapagplano ka na. Diba nga? Sabi nga, if you have a goal, ano yun? A goal without a plan is just a wish.
So, yun. Pag na-establish mo na yung goal mo, alinman dun sa mga nabanggit natin, mag-iplano mo na. Diba? Third tip natin is equip yourself financially and of course emotionally. Dahil nga yung sinabi ko sa inyo kanina, hindi biro mag-breed. As in, kailangan mo ng budget dito. Bakit? Diyos ko, kung pure breed yan, pagbili pa lang ng aso, kailangan mo na ng budget. Diba? Mahina na dyan yung 10,000 para sa isang quality female. And then, iisipin mo kung may pambili ka ng, siyempre hindi lang sa dogs, isipin mo kung may pambili ka ng cage, ng food, siyempre, ng toys niya, ng leash niya, brush, grooming kit, yun. Check mo yung bulsa mo, or wallet mo, or savings mo. Kung kaya mo ba, panindigan. Baka naman hanggang ano lang, hanggang dog owner lang yung budget mo. So, mag-save, mag-ipon ka muna kung nagbabala ka mag-breed. At least, siguro, 50,000. Or, 20, 30, gano'n. Kung nabili mo na yung dogs mo, at least mag-save ka for mga ganong price. Sa, gagamitin mo yun sa, syempre sa puppy, sa vaccines, and etc. Yun, kailangan i-equip mo sa sarili mo. Dapat, may time ka. Hindi pwedeng hindi ka mag full time. Kasi kung may work ka, tapos magbe-breed ka. Wala. Baka mamaya nasa work ka ng anak ng aso mo. Diba? Hindi mo naman hawak yung oras ng kung kailan mga anak ng aso mo. Biglaan lang hindi yan minsan. Kaya yun, kung full may full time ka, then go. Kung may budget ka, then go. Kung isa pa pala, kung may space ka, hindi ka naman pwede mag-breed kung wala kang space paglalagyan dun sa aso mo. Isa rin yun. Baka mamaya, ireklamo ka pa ng neighbors mo. Kasi, magkakadikit kayo, tas masyadong madaming dogs, di ba? Yun, isipin mo din yung neighbors mo bago ka mag-breed. Kung, lalo na kung nangungupahan ka pa. So, yun. So, yun, guys. Punta tayo sa 4 tips. So, may pera ka na or equip ka na dun sa may savings ka na. So, next is choose the breed you love. So, kahit isa lang muna, please lang. Mag-focus ka sa one breed. Kasi yung iba dyan, nakakita lang ng husky. Ay, gusto kong mag-breed ng ganito. Tapos nakakita ng ibang breed. Ay, gusto ko din, no. Mahirap. Kailangan ma-master mo muna yung isang breed bago ka mag-jump sa isang breed. Kaya kung pipili ka ng isang breed, dapat yung love mo. Kumbaga, yung swak sa personality mo. Kasi madaming breed ng dogs. Hindi naman pwedeng, kasi yung iba dyan, nakakita lang ng husky. Ay, gusto kong mag-breed ng ganito. Tapos nakakita ng ibang breed. Ay, gusto ko din, no. Mahirap. Kailangan ma-master mo muna yung isang breed bago ka mag-jump sa isang breed. Kaya, kung pipili ka ng isang breed, dapat yung love mo. Kumbaga, yung swak sa personality mo. Kasi madaming breed ng dogs. Hindi naman pwedeng mag-breed ka ng St. Bernard. Grabe, ang laking dogs nun. Sobrang laki ng budget ang kailangan mo dun. Lalo na ng space. Excuse, ang husky. Kung hindi naman swak sa personality mo yung husky, tapos mag-breed ka ng husky, hindi ka naman outgoing person. Or ang gusto mo lang lapdog, di ba? Tapos mag-breed ka ng, akala mo lapdog yung husky kasi sobrang cute. Hindi ganun yun.
evaluate mo din yung sarili mo. Doon mag-research ka kung anong dogs yung... Kunyari, kung ano na yung dogs na napamahal sa yung bata kasi siguro. Pwede doon. Or kung anong personality or anong... Meron personality ka na, meron din yung dog. Kung baka gusto mo, lagi ka lang na sa bahay, kuha ka lang ng lapdog. Kung gusto mo ng outgoing person, kung outgoing person ka, I mean, pag Jack Russell ka, kasama mo sa pagsijogging. Diba? Kung gusto mo ng guard dog, para sa mag-guard sa bahay mo, yun. Iba-ibang purpose naman kasi yung bawat breed, may kanya-kanyang function naman sila. Saya, evaluate mo din kung anong talagang breed na yung gusto mo. Diba? Okay, nakapili ka na ng breed na gusto mo. Pagkatapos mo makapili, syempre, yung breed standard, kailangan mong kabisaduhin yun. Promise. Para kabisaduhin, i-familiarize mo yung breed standard sa isip mo hanggang sa puso. Para alam mo kung ano yung kunyari, bibili ka na ng dog, di ba? Aralin mo muna yung breed standard para alam mo kung ano yung itsura ng bibili mo. Kung ano talaga yung itsura ng isang breed na yun. Kung ano yung itsura sa standard niya. Kasi yun, dun kasi nagbabase yung mga breeder. Kaya dapat, aralin mo mabuti. Ulo hanggang paa. Yung coat. Yan, may mga description yan lahat. Punta ka lang sa ano, AKC. Meron man akong video dyan. Panoorin mo na lang yun kung nagbabala ka mag-breed ng Cocker Spaniel. Andun na lahat. So, basta yun, aralin mo yun. Kung hindi mo pwedeng baliwalain yun. Kasi din mo malalaman kung ano yung dapat i-improve mo dun sa female mo. Or sa male mo. Dog. Doon mo malalaman. Ay, maliit pala yung uso. Or hindi siya ganun kahaba or kalaki. So, doon mo makikita. Kung i-evaluate mo yung nabili mong female, doon mo makikita. So, pag nakabisado mo yun, madali ka nang madali mo nang mahanap yung kailangan mo na partner para sa kanya para ma-improve yung kulang sa kanya. So, yun. Kaya galingan mo pumili ng female. Hanap ka na ngayon ng quality breeder or reputable breeder kung saan mo gusto. Kasi kung magbe-breed ka, look for a quality breeder na panggagalingan ng female mo or ng male mo. Kasi yung mga breeder na yun, ginawa na nila yung assignment nila. Kumbaga, ikaw, parang itutuloy mo na lang. Alam na nila kung ano yung faults, defects, kung ano yung kailangan i-improve, kung anong dapat na partner para sa kanya. Mas magandang sa breeder ka mismo kumuha kung bala nagbabala ka ng breed. Kasi kunyari, nakabili ka sa breeder. Yung breeder naman na yan, hindi ka naman babaliwalain yan. Kumbaga nakabili ka na sa kanya, etche pera. Hindi naman ganun yun. Ang totoong breeder, hanggang sa lumaki yan, andyan sila para mag advice sa'yo. Yan yung mga totoong reputable breeder na hindi ka iiwan once na nabili mo na yung puppy nila. Nagbabalak kung nagsabi sila na, ay sir, gusto kong i-breed tong nabili kong dog sa inyo.
So, at least yung breeder, alam niya yung linya ng pinanggalingan ng dogs mo. Kasi sa kanya yun. Alam niya kung ano yung masasuggest niya sa'yo. Kung kanino mo na siya dapat i-partner. Diba? Kung anong... Basta madadalian ka na. Kasi may mentor ka na eh. Parang yan na yung magiging mentor mo sa pagbibreed. Yung pinagbilhan mo ng dogs mo na kung balak mo man siyang i-breed. Pero kung pet lang, siyempre, sa breeder pa rin kayo bumili. Kung pang pet-pet lang din, di ba? Mas mura pa nga sa mga totoong breeder. Kasi pang pet lang. As in, sobrang baba lang yan. Kung hindi mo naman talaga siya i-breed. So, yun. After mo maano yung breed standard, next is yung temperament ng dogs. Aralin mo din yun. Kasi, bawal, wag na wag ka mag-breed ng mga may behavior problems. Lalo na yung matatapang na dogs. Lalo na yung territorial, may guarding behavior, may snap behavior, may masyadong alpha dogs. Kasi sa meron kasing mga breed na ipagka-dominant talaga. Meron namang breed na friendly sobra. As in family pet. Perfect pet. Yung walang problema talaga. Hindi na agad. Hindi na agad nangahabol. Walang territorial issue. Yun. Check mo kung yung dog mo ay may temperamental issue na sobrang tapang pati ikaw kinakagat kahit napatrain mo na ganun pa rin siya, huwag mo na i-breed. Hanap ka ng ibang dog na walang temperamental issue. Ako kasi pag nakita kong matapang or may guarding behavior puppy pa lang, wala. Good for pet lang sa akin yun. Hindi ko na siya binibreed. Basta may temperamental issue, hindi na ako nagbibreed. Hindi ko binibreed. Gusto ko lahat. Mabait sa lahat. Yun yung pinaka the best. Huwag din yung sobrang fearful na dogs. May mga ganun din kasing ano eh. Kaya yun yung mga nangisnap. Minsan sa sobrang anxious nila. Next. Kunyari, ito. Nakabili ka na ng female mo. Puppy. So, dadalhin mo yan sa vet, syempre, for check-up. Hanap ka na ng mga, kung yung breeder mo may recommended na vet, mas okay na yun. Kasi at least kilala niya na yung vet. Pero kung gusto mo pa rin maghanap ng ibang vet dahil medyo na papricyan ka, pwede naman. Will mo naman yun. Kung gusto mo maghanap ng ibang option or second opinion, di ba? Basta kailangan magkaroon ka ng isang vet na tutulong sa'yo. Kasi mas masarap pag-breed kung may kaibigan kang vet or kung may nalalapitan kang vet. Pwede mong text lang, call, chat, diba? Kung para kung may nagka-problem ka sa pag-breed mo, mabilis mong mare-resolve. Kasi may vet ka na. So, find your on-call vet. Yun. Dapat yung malapit din sa area mo para if ma-CS or magkasakit bigla, mabilis ka lang mapuntaan. Okay. Look for the best stud or best partner of your dog. Siguro, ang pinakamaganda dito is yung the best stud talaga. Yung sobrang pogi. Promise. Hindi lang maganda yung mga puppies mo.
Sobrang quality ba? Kaya hanap ka nun. Una, hanap, ask ka ng help sa pinagbilan mo kung meron siya. Pwede. Kung wala ma, kung malayo ka man sa kanya, sa area mo, hanap ka na, sali ka sa mga dog group. Yan. Maraming tips dyan or maraming nag-i-stud dyan for sure. Post ka lang dun, tapos maki-join ka lang sa mga discussion nila. For sure, meron dyan na merong gwapong mail. Yun, huwag ka mag-tipid sa mail, please lang. Huwag kang, kunyari, average lang yung dog mo. Tapos, kung mga hindi kagandahan yung female mo, naghanap ka ng medyo average lang. Wala. Baka makaproduce ka average lang din. Hindi ganun ka-quality. Natry ko na din kasi yan. Kaya mas maganda yung pinaka-pogi na mag-invest ka na doon. Kung sa tingin mo, kayang-kaya mo naman yung stud fee, go na. Tsaka ako malapit sa'yo. Marami din kasing terms yan. Medyo mahirap tayo dun sa puppy sure. Hindi ko nire-recommend talaga yan. Maliban na lang kung super close na kayo. Kasi maraming issue yan. Discuss ko yun sa ibang video natin. Sa ibang vlog. Ano pa ba? Yun. Basta maghanap ka ng best. Kung gusto mo mag-invest sa mail, pwede din naman. Kung may pera ka naman, hanap ka na rin ng mail. Pero syempre, depende pa rin kung puppy yung mail na makukuha mo or adult na. So, yun. Dapat sa reputable breeder ka pa rin. Kumuha. Learn the science of dogs. So, madami-dami ito. Una is nutrition. So, kailangan aralin mo yung nutrition ng dogs mo, yung best foods niya, anong mga bawal, saan sa allergic, vitamins, yan, kung ano yung mga, yan yung mga kailangan mo aralin sa nutrition ng dogs. So, next is yung mga parasites. Alamin mo din yung mga parasites na makaka-affect sa dog mo. Nandyan yung mites, ticks, lice, fleas, yan. Aralin mo yan kung paano ma-wipe out. Kailangan, zero yan. Kasi may nabili ako nun. Grabe, daming fleas. Inis. Basta yun, aralin mo yun. Kasi kailangan mo yun. Next is yung genetic issue. Ito yung mga predisposed, common issue, or hereditary issue ng isang breed. Sa bawat purebred dogs kasi meron yan. Hindi mawawala yan. So, kasi nga sobrang close na ng mga genes ng mga yan. So, nagkakaroon na ng mga fault talaga. May mga lumalabas na common issue. So, kung yung dog mo nagkaroon ng, kunyari, nakabili kang puppy, at in the middle ng pagpapalaki mo nagkaroon ng cherry eye, cataract, hip dysplasia, yan yung mga napapasa kasi yan. So, huwag mo nang ituloy i-breed. Spay mo na, or huwag mo nang i-breed. As pet lang talaga siya. So, hanap ng ibang female. Kung may budget ka pa, at mo seryoso ka talaga sa pagbibili, ipon ka uli, hanap. So, yun. Kung nakabili ka man sa... Kasi hindi rin magagarantiyan ng mga reputable breeder. May lumalabas talaga. Hindi maiwasan. Kung makaswerte kang walang lumabas after 1 year, 2 years, yun.
panalo ka dun. After 3 years, 4 years, wala pa rin health issue. Diba? Swerte mo dun. Yun yung the best na pwedeng i-breed. Next natin is pag-aralan mo rin yung colors. Kasi maraming may mga dog owner na ang gusto eh liver. Kasi rare. Mayroong gusto party colors. Yung dalawang kulay. Minsan tricolors pa. Mayroon din. Basta may mga may dominant and recessive genes kasi pagdating sa mga colors. So, aralin mo din yan. Kung paano ka makakapag-produce ng liver. Alam din yan ng breeder mo. Ask mo na lang din. Recessive kasi yung mga liver na yan. Yung mga party colors, medyo recessive yan. Kung walang party colors yung line mo, never ka talaga magkakaparty na puppy. So, yun. Andyan naman mentor mo eh. Discuss nyo lang, pag-usapan nyo lang. Next is tapos doon yun, punta na tayo sa ano types of breeding. Aralin mo din yan bago mo i-breed yung dog mo. Wag ka muna. Kung baguhan ka, layo ka muna sa inbreeding at line breeding. Punta ka muna dun sa sobrang layo or walang konektado dun sa line mo. So, in ibang line. Yun. Less issue pag may mga pa. Less issue kasi kaysa dun sa mga nag-inbreeding na yan. Wala ka masyadong makikitang faults or health issue na lalabas. Like cataracts, cherry eye, wala yan. Maano mo yan. Kumbaga, hindi naman magagarantee, no? Pero malaki yung chance na hindi ka makapagpalabas ng ganun. Basta magkalayo sila ng line. Siyempre. So, ano pa ba? Saka mo naralin yung mga yun. Types of breeding. Pero, I mean, aralin mo na yun. Pero saka mo na subukan. Pag expert ka na. At may pera ka. Kasi yung line at inbreeding na yun, may mga faults dyan na kailangan ng pag may lumabas na health issue, kailangan mo ng vet to correct that. Diba? No, next natin is the pregnancy cycle. Pag-aralan mo yung dog pregnancy. Una, yung heat cycle. Mayroon kasing heat cycle yan. Mayroon pa silang tinatawag na silent heat. Di makikita nag-heat yung dog. Mayroon naman yung kailangan mo pag-aralan yung tawag dito, yung heat ng dogs. Kung kailan siya pwede i-mate yun. May mga days yan. Usually, 8, 9, 8 from the first mens. Count ka. 8 days to 15 days. Yan yung good days na pwede mo siya i-mate. Alam din yan ng mismong male kung pwede na siya at ng female. Kung naglalandi-landi na yan, alam niya yan. Alam din ng male yan. Maamoy niya yan. So, mas maganda talaga kung mayroon kang male sa bahay. Hindi ka na hindi mo na masyadong paproblemahin. Pwede mong pagsamahin na lang silang dalawa. Kung nag-hit na, iwalay mo ng 1 week. Tapos, after a week, saka mo sila pagsamahin. Kung ayaw pa rin ng female, balik mo the next day. Yun. Tapos, ang dog ng mating, yung days ng pagbubuntis, usually 60 days. So, yun, after ng dog pregnancy cycle, syempre, yung delivery, paghahandaan mo yan. Kailangan, meron ka dyang budget talaga. Kasi yan dyan yung vaccine, deworming, tapos yung nutritions ng puppy. Dog foods, pati yung gum, vitamins niya. Doon mo ibuhos lahat ng vitamins pag nanganak, ay after manganak. Yun. Tapos, kung CS yan, so, actually, never ko pang na-try talaga magkaroon ng CS sa mga kakura.
kasapin mo na lang siguro yung vet mo kung ano yung best. Or hanap ka ng mga dog breeder na na-try na yung ganyan. Kasi ako, di ko pa na-try magpa-CS. Usually kasi sa Cocker Spaniel, normal naman lahat. So, yun ang mga science of dogs. Dami, no?